YouTube channel at nakikita niyo naman, teka, tanggal ko muna yung mask. Actually, kaka-park ko lang. Alam ko mga na-miss niyo 'tong mga ganito mga sa labas, mga outside world natin. Anyways, nagkaroon tayo ng chance na kalabas ngayon after I think 2.5, almost 3 weeks talaga hindi ako nakalabas ng house. So, ngayon, late na, ano na, almost 2 o'clock na. Lumabas lang ako ngayon kasi may bibili na ako sa Watson. So, actually, ano na to, second half na ng grocery ko. Kaninang umaga, maaga akong nagising at lumabas kasi inuna ko munang bilhin yung mga pagkain nila Gucci at ni Fendi, yung mga Royal Canin, yung milk. Kumuha na ako ng isang case, yung mga vitamins. Ano pa ba mga binili ko? Duman ako saglit sa grocery. Bumila ako ng mga konting mga chicha-chicha, mga drinks, yung mga ganon. So, pagka-uwi ko, inasikaso ko muna sila Gucci and then umalis na nga ako kasi hinintay ko pa si Sandy na mag-online. So, bago ako umalis ng bahay, kasi medyo puyat, parang mga ilang days kaming sunod-sunod na puyat mag-asawa kasi natatapos na kami mag-usap around mga 3 or 3.30. Sooner or later, malalaman nyo kung bakit. Basta matatawa kayo. Kumbaga, first time nangyari sa asawa ko na inuutusan ko siya na bumili ng mga kailangan ko personally, so siya nagbumibili. But anyways, so nandito ako ngayon sa Festival Mall. Namimiss ko mag-alabang, no? Andito ako sa Vista Mall, I mean. Sabi ko nga sa inyo, bibili lang ako ng konting essentials and then after nito, dadaan ako ng Landmark. Mag-grocer ako ng mga konting beef kasi mag-stock ako dahil tagulan na doon, nagpapadeliver ako. Kaya lang merong mga food sometimes na gusto nating kainin. So, tsaka namimiss ko na magluto kasi talagang hindi na ako nakakapagluto ng ilang linggo. And what else? So, hopefully, medyo maulan siya ng konti. Hopefully, hindi masyadong malakas or saglitan lang kung sakaling bubuhos na dahil I'm planning to go to SM kasi sa SM is kailangan ko dumado sa travel agency kasi nga supposedly may appointment ako dito sa may Alabang sa DFA. Unfortunately, nag-ECQ nga, so hindi ako nakapunta. So, itatry ko sa travel agency kung paano yung mangyari. But anyways, so for now, let's go at pupunta muna tayo sa, hindi ko alam kung makakapag-vlog ako, kung hindi ako makapag-vlog sa loob ng Watsons, kasi bibilin ko lang naman doon yung mga personal essentials ko tsaka mga multivitamins kung iba kasi ubus na rin. Hindi ko alam kung makapag-vlog ako, pag hindi, i-haul ko na lang. So, halika na ba para matapos ng araw natin at talagang minsan na lang tayo lumabas, talaga medyo pinaghandaan na natin ang ating mga mata, yan. Kasi since nakamask lang naman tayo, so itodo na natin yan. Alam ko, baka naumay na rin kayo din sunod-sunod yung aking mga makeup tutorial, but I'm so sorry kasi bored talaga ako. Si ate girl is very bored sa house. So, I have no choice. Sabi ko nga sa inyo, that is the only thing na magagawa ko aside sa paglilinis, sa pagpaplantita. Plus TikTok, of course! Hinding-hindi mawawala sa list yan. Check na check. So ngayon yung bake, medyo hininto ko kasi, bakit ba? Wala lang. Minsan kasi naboboyd ako mag-bake dahil ang daming hugasin, ang daming mga recados, ang daming ingredients, diba? So yung iba, hindi, meron kasi akong mga gustong i-bake pero hindi ko ma-bake kasi alam mo yun, I mean, is ang hirap hanapin. At yung iba minsan wala pa, hindi pa available sa market. So wala akong choice, kaya mag-makeup tutorial tayo hanggat kaya natin. So halika na, ang dami ko na namang daldal, mag-mask na tayo. Ayan na. So, kunin natin ating bag. Malaki tong mask kong to, kaya ayan o, inaano ko siya, nilalagyan ko siya ng goma or ng parang yung parang plastic na rubber band. Ayan, tapos ihahawi na lang natin yung buhok natin dyan. O, tignan mo, sabi ko nga sa inyo malaki. But anyway, ayusin ko lang yung mask ko and then pupunta na tayo sa loob. Okay guys, nasa loob na tayo. Actually, ano siya? As in, wala pang bukas masyado. Even sa mga resto, as in, wala pa rin masyado. But anyway, ayan na, maulan siya. So, I think sa taas, hindi ko alam kung saan yung ano yung end, pinaka main entrance para tumaas kasi sa second floor yung Watsons. So, most of the escalators are sarado. Kasi yung huling punta ko dito, hindi ko na matanda kung saan nag-hope. I mean, nakakalito yung
entrance nila kasi nga, ayan, katulad yan, mga madidilim yung iba. Kahit, kasi nga, nakasari yung mga resto. So, kailangan nating hanapin. So, ito na. Tama yung napasukan to. Siguro, daan muna ako ng coffee project. Magla-lunch muna ako. Hindi pa ako nagla-lunch. Mahirap kasi mamili pag gutom dahil kung ano na mga nakukuha. But anyway, naka, okay lang umuulan. Tsaka ako nag-short at tsaka nag-crop. Ano ba yan? Unexpected din naman kasi labig lang umulan. So, dito muna ako sa coffee project. Tingnan ko dito, nandito yung kaibigan ko, si Aisha. Update ko kayo, guys. Ayan, ang talimik ngayon. Buti lang, andito yung friend ko. Ang talimik, talimik. Teka lang, ha? Okay, yan. Hinihintay ko lang si Aisha. Pupunta kami doon sa kabilang, ano nila, sa kabilang resto, yung sa Paluto. Doon na lang magla-lunch. Kasi mas maraming choices na mga food doon. Dito kasi mostly, di ba, mga cakes at mga pasta. So, parang may hinahanap ako ng ibang pagkain. So, doon muna. Habang umuulan pa. I'm not sure kung makakapunta pa ako ng SM or tomorrow na siguro ay sa susunod na, no? Kasi, tinatry kong tawagan kasi yung hotline. Pero, hindi naman sumasagot. Tapos, nag-message ako. Wala rin reply. Kaya, mahirap. Kaya, ganyan. Hinihintay ko lang sa Aisha. So far ngayon, ang mga tao dito is ilan lang at saka medyo mahigpit pag pumasok pala kayo dito, ha. Aside sa quarantine pass, tinitignan yung ID kung talagang kayo yon. Yung quarantine pass is yung updated dapat na quarantine pass. Yun yung may scheduled and then temperature tapos yung health declaration. So yung health declaration is medyo mas, mas specific. Talagang kinoconfirm or kinecheck talaga na they make sure na mababasa yung ano, mababasa yung mga nilagay niyo doon sa inyong ano, sa declaration. So, hintayin ko lang si Aisha and then pupunta na tayo doon sa Paluto shop nila. Okay guys, so nandito ako sa loob ng All Day Supermarket. Nagpaluto ako ng crispy sisig tsaka kuha ko ng ice cream. So far, ako lang yung nakadive in dito. Yan, isa lang ako. Habang si Aisha is ano ba ito? Habang inaano yung order ko na ice cream. Kinol niya dun sa pinaka-chef. So, sa loob ng supermarket, walang masyadong tao. English, magandang mamili. Hindi tahimik. Hindi ko alam kasi siguro baka umuulan kaya walang masyadong tao. At hindi talaga totally ko, no? Or takot pa talaga lumabas lahat. Yan. So, kahit na GCQ na sa amin, or dito sa Santa Rosa, so far okay naman. Kasi nung on the way din ako dito, talagang sabi diba nila hindi na daw kailangan ng quarantine pass pero may checkpoint pa rin sa amin dito din here sa Santa Rosa. So siguro mga ibang places sa Santa Rosa hindi ko alam kung may mga checkpoint na but yung dinaanan ko here parang pulong Santa Cruz at ang tawag nila doon. So meron pa rin. Kaya naman. So update ko kayo na guys later pag nandito na yung food ko. Okay guys, eto na yung ating crispy pork sisig. Excited ako, na-miss ko to. And then, kumuha lang ako ng ice cream. So, yung kasama ko dito is medyo busy umiikot. Busy siya kasi marami siyang gawain ngayon. So, hindi ko alam kung tama ba yung timing. Actually, unexpected naman talaga na dadaan ako sa kanya dito. Kasi nga, wala rin naman ako pasapeng dadaan ako. At hindi rin naman kasi sure ko nandito siya. So, kakain muna ako, and then i-update ko muna kayo. Okay guys, grabe ang lakas ng ulan sa labas. Ano oras na ba? Ayan na, 3 o'clock na. So, 3 o'clock na. Ang lakas ng ulan. Ayan, so kakatapos ko lang kumain. Naghihiwalay na kami ni Aisha kasi magla-lunch break na rin siya tsaka medyo busy siya ngayon. So, yan ko naririnig nyo. Ngayon, pupunta tayo ng SM2A. Pupunta tayo ng Watson's. Hindi ko lang makita kung saan yung floor pataas kasi lahat nakasara. So parang paikot-ikot ako, hindi ko alam kung saan nga. But anyways, next time na lang ulit ako or baka bukas or sa susunod na araw, ako pupunta ng SM kasi nga for sure bahado dahil ano yun eh, binabaha yung SM. So babalikan ko kayo, i-update ko kayo pag nasa Watson's na. So, napadaan ako sa H&M. Ayan. Tingin lang tayo. Tingnan lang natin yung mga damit-damit. Kung ano magbibili natin. Medyo tahimik. Parang ako lang yung tao sa loob.
finally! Watson's na tayo! Yan, walang tao. Ako ulit ang tao dito. Parang sa H&M. Parang mag-isa lang din ako. Hi guys! I'm back! So, grabe ang lakas talaga ng ulan. So, kaaalis ko lang ng Vista Mall. Nag-decide na ako na hindi na dumiretso ng landmark kasi more than 2 hours or almost 3 hours talagang umuulan. Kasi nung kumakain ako, actually, nung magkausap kami ni Aisha, is bumubuhos na yung ulan. Until napansin na lang namin, palakas siya ng palakas. Hanggang sa, pinakita ko nga, diba, sobrang lakas ng ulan. So sabi ko, baka hindi na ako, even though sa kabila yung landmark, hindi na ako tatawid kasi baka anong oras na. Dahil ano na eh, 5 o'clock na pasado. Talagang naghihintay talaga ako na magpaano ng ulan. But anyways, good thing lang talaga, nakapag-grocery na ako nung umaga, yung talagang needs talaga namin, especially kay Gucci. So ngayon is on the way na ako sa amin, pero bago yan, dadaanan ko muna yung iPad ko, yung mini iPad 2 ko na pinagawa kasi nasira yung LCD at mahal na mahal ko yung iPad na yon, as in, at ayokong i-dispose or what. So sabi ko, sige, pagagawa ko ng LCD. It's a good thing, doon sa may tapat ng ano namin, village, is meron din ano, gumagawa ng mga ganyang mga tablet, iPad, computer, cellphone. So yun. So since na okay na siya, kahapon ko siya binigay ng umaga, dinaanan sa may main gate namin. So ngayon, makukuha ko na siya. So buti na lang is nagawa. Kasi ano yung regalo sa akin ni Sandy? Yun talagang, lahat naman talaga ng mga regalo or binibigay sa akin ni Sandy, inaalaga ako. Alam nyo, kahit ilang taon ko na ginagamit, yung parang bagong-bago pa rin siya. So, kaya talagang kahit anong mangyari, kung talagang mapapagawa ko talaga. As in talagang, kasi di bali kung puro dent or scratches, wala. Para talaga siyang bagong-bago pa rin. So, dadaanan ko yung iPad muna ngayon. And then, nakalimutan ko kasi kailangan kong bumili ang pasalubong kay Gucci. Ay, teka lang ha. Tumatawag na. Hello? Hello? Hello, ma'am? Ay, ate, sino ba to? Si ate Yani? Tama po ba? Opo, ate, on the way na ako. Nandito lang ako sa may Eton. Pa-exit na ako sa Eton. Sige, tatawagan na lang kita pag andyan ako sa may tapat nung gate ng Toledo bago ako lumiko sa amin. Okay, sige. Sige, salamat po, ate. Okay na siya, ha? Opo, okay naman. Ah, nagawa siya. Sige, salamat. Sige po, salamat, ate. Sige po. So yun, tumawag ulit siya. Yun si ate, siya yung, sorry ha, si Miss Pot. Ang lamig, bigla ko nilamig. Sila yung gumawa. Kasi nini, wala siyang shop ata, parang personal ata siguro yun. Pero as far as I know, nagbebenta rin sila ng mga gadget. Parang naglalagay sila ng pwesto sa harapan. Doon sa may, kasi doon sa may kanila doon, merong, di ba sa Enchanted, merong long street doon or long main road na before is parang ipapark lang nila yung mga sasakyan nila. Tapos sa pinaka-compartment, bubuksan, tapos doon nakalagay, nakasabit yung mga panipaninda. So yun, nakakatuwa nga that time nung mga time ng mga ECQ, JCQ. Kasi, I mean, is napaka-convenient para sa amin. Kasi at least pag lumabas kami, nandun na yung makakabili ka ng mga fruits, yung mga veggie, yung talagang, I mean, is fresh. Tapos, okay na okay siya kasi mura lang siya. So, yun. Actually, halos lahat nga din makikita nyo na doon kasi meron din yung mga pastries na mga, may mga nagtitinda din doon. So, nakakatuwa. Ayun nga, sila alam ko, sila yung sa mga gadgets. For example, iPhone charger, yung mga Android charger, yung mga USB connector, yung mga, basta yung mga accessories, yung mga sa mga car. So, nakakatuwa talaga sila pagka nandoon lang. Kaya ako ginagawa ko pag kailangan ko ng, anytime kailangan ko ng fruits. So, doon lang. Makikiusap ako sa guide na, doon lang ako sa may tapat bibili ng mga fruits. So, yan. So, nandito tayo sa Eton exit. Medyo traffic siya. So, kailangan ko pa siguro mga ano pa to.
I need at least mga 1 kilometer pa para sa XLEX makalabas sa pinaka ano niya. So medyo traffic kasi ng oras ng uwi 5 pasado na. Kaya hay nako. But anyways, i-update ko na lang kayo. Excited ako kasi pagagamit ko na yun. Siguro hindi ko ginamit yun ng mga more than 2 years ba? Oo, more than 2 years. Oh, mga more than 2 years ata. Almost 2 years ko siyang hindi nagamit. Kaya miss na miss ko yung iPad. Actually, ganito yan. Sige, bago ko to i-cut. Yung isa kong ginagamit na iPhone 7S Plus, in which ito, kasi di ba gamit ko yung ngayon is iPhone 10XS ata to. Ngayon, etong iPhone 7S Plus ko is regalo din sa akin ni Sandy, yung asawa ko. Ngayon, is masyado nang puno ang kanyang memory at kailangan ng medyo parang nagpapahiwatig siya sa akin. So, hinihintay ko lang kasi dumating yung laptop kasi nga ayoko kasing i-reset siya dahil may mga importante akong files at saka mga pictures dyan. So, para hindi masyadong magparamdam si iPhone 7S Plus, ang ginawa ko, tingnan nyo, grabe pala ang baha dito kasi. Buti na lang dito ako dumaan. Baha talaga siya. Pero kaya naman ng sasakyan. Kasi mataas naman yung clearance ko. Pero dun sa may kabilang side, mataas ang tubig. Ayun nga, sorry. So, yun nga. Kaya nag-decide akong ipagawa siya kasi para at least kung manonood lang ako or whatsoever, is may isa akong alternate phone or pag nag-video call kami mag-asawa, yan yung gagamitin ko. Kasi dati talaga, yan ang ginagamit ko pag nag-video call kami. Kasi syempre, mas malaki hindi ko na hinahawakan. Kasi may stand siya. May stand ako doon. So, yun. But anyways, hindi ko alam kung ano oras ako makakarating kasi medyo traffic. Kasi nga, baha. Sabi na nga, kaya hindi ako nagpunta ng SM kasi alam kong bahang-baha doon dahil catch basin yung lugar na lang yun. So, yun. So, update ko na lang kayo guys kung nasaan na ako. Siguro pag nasa bahay na lang ako. Then, iho-haul ko yung ibang pinamili ko. Nanggaling lang naman ako sa H&M at saka sa Watson's. So, yun siya. So, update ko kayo ulit, guys. Okay, guys. So, nandito na ako sa gate nila. Kasi gate nila, katapat din lang din yung gate namin. Nung pinaka-main gate din namin. So, hihintay ko lang. At ang traffic kanina. Tapos, ito na naman. Ang dilim na naman. Pabagsak na naman yung ulan. So, sana bago bumagsak yung ulan, makarating na dito sa pinaka- gate nila yung magkakatid. Kasi hindi kami pwedeng pumasok sa loob. Naka-lockdown pa rin sila. Ganun din sa amin. So, kung makikita nyo, tapat din namin traffic kasi nga may check. Papakita ko sa inyo. Ayan o, kita nyo. So, may mga pila din ng cars. Mahigpit din. Yan. Kaya, ganyan siya. So, yan. Hinihintay ko lang. Andito lang ako sa kanto. Hinihintay ko. So, sana lang talaga bago bumuhos yung ulan. But anyways, sige, sa bahay na lang siguro ako mag-update pag nandun ako. Hihintayin ko lang itong iPad. Kasi parang feeling ko, gusto ko nang magkape dahil hindi pa ako nakakapagkape. Isang beses pa lang ako nagkakape. So, yun. So, later na lang ulit, guys. Hi, guys! I'm finally home! Medyo may mga store pa sa gilid natin at taga-awi yung dalawa. But anyways, ayan na. Ano oras na ba? 6:30 na. Or 4:37 na, sorry. Nakarating ako dito siguro mga 6. Tapos, binaba ko lang yung pinamili ko. Kasi dumaan lang ako sa grid kay Tita Grace. Kasi kinuha ko yung in-order ko na pudding. Actually, excited ako. I-try na natin. Wait, kukunin ko lang ha. So, eto siya. Ayan. Excited na ako. Actually, nakita ko sa group chat natin. Ayusin ko yung camera. Wait lang ha. Nakita ko to sa, ano bang nangyari sa aking camera? Oh, ito ka bumababa. Yan. Nakita ko to sa group chat namin. So, naging interesado ako. Mura lang sa kanya to. So, kung nanonood ang mga taga dito sa amin, 120 lang ata to. Murang-mura. Excited ako kasi marami daw umu-order nito. So, yan siya. Yan. Pudding cake siya. Yan. So, tikman na natin. So, mamaya, magkakape ako after mag-vlog. Kasi hindi pa ako nagkakape. Wow.
mabango. Masarap. Okay siya, masarap siya. Ito yung gusto ko. Hindi siya matamis. Tama lang. Masarap! Kunti natin mamaya to. Okay. So, iho-haul ko lang. Before I end this vlog, iho-haul ko lang or ipapakita ko kung ano nabili ko sa H&M. I-insert ko na lang kasi tinry ko sa fitting room. Pwede naman daw. Yan. So, una is meron akong nabiling pants. Ano ba to? Hindi man lang inayos ni Kuya ang pagkakaano. Teka, aayusin ko sa harapan niyo. So, pumili ako ng extra jogger pants. At meron kuchino. Guha lang muna. Say hi muna. Hi po. Say hi muna. Hi po. Hi po. May istorbo talaga. Go there. Yan. So, may binili akong jogger pants. I-insert ko na lang yung ano ha, yung clip or yung video or yung picture. Ayan siya. Kung nakikita nyo, ayan. Plain black lang siya. Actually, kailangan ko sana dalawa. Tsaka ibang core, kaya lang wala nang available. Kasi mabenta daw yung, lalo na sa size ko, small. So, ayan. So, nabili ko siya ng 400, ay, extra small pala ako, sorry. 499, yan. Okay, so for our next item, so eto naman. So, matagal ko na itong nakita, kaya lang, ano ba, bakit hindi ka ba? Ah, wala kasi akong size ko. So, natitira is puro mga XL, so malaki masyado sa akin. Yan, so bumili ako ng denim jacket. Insert ko na lang ulit yung clip, ayan siya. Yung mga loose denim jacket. Wala kasi ako, usually mga denim ko fitted. So, at the same time, gustong gusto ko siya kasi meron siya. Wow, ang cute niya, ayan. Cute siya. Kaya nagustuhan ko siya dahil kay Minnie Mouse. Ang price niya, ang regular price niya was 1,690 pero nabili ko na lang ng 900. Yan. Siya. So, ang gusto ko dito kasi dapat XS ang kukuhanin ko. Kaya lang parang mas gusto ko. So, if ever na gusto ko mag-insert ng mga makakapal na jacket in the future or mga inner or mga hip tech or whatsoever, magagamit ko siya. So, yan siya. Tataka kayo bakit hip tech or inner, di ba? Alam nyo na yun. Mga friends ko, alam nyo na yun. So, yan. Yun nga, sayang nga lang yung dalawang jacket. Gustong-gusto ko siya. Naka-sale siya parang ganun din. 1,000 plus din dati. Parang ngayon mga nasa 900 na lang or 800. Kaya lang, wala na silang stock. Tsaka may mancha. So, parehong may mancha. So, sad. Kaya, pero happy-happy ako kasi nakuha ko itong denim na ito. Gustong-gusto ko siya. And then, eto na yung iPad ko. Eto yung natanggal sa kanya. Yung lumang ano niya. Ang bait nila ate. Salamat ate ha. Eto yung dati kong LCD. Binalik pa nila. Eto lang pala yun. No? Eto lang pala. Ang mahal-mahal. Grabe. Pero, okay lang. Kasi, ayan. Nagawa na siya. So, happy-happy ako kasi. At least, I mean is, bumalik na ang aking ano. Bumalik na ang aking iPad. May magagamit na ulit ako, yan. Nakakatuwa. Mas gusto kasi pag nanonood ng mga Netflix or mga nagbo-browse, mas gusto ko kasi mga ganito ginagamit. Kasi sa phone, kasi yung phone parang medyo maliit para sa akin. Kahit na ganun 7 plus na yung gamit ko, pero parang maliit para sa akin. But anyway, next naman natin sa Watsons. Actually, kulang-kulang yung nabili ko sa Watsons kasi na-distract na ako kahit mag-isa lang ako. Kasi nga, naalala ko umuulan, tapos naalala ko sila Gucci, baka nalulungkot or umiiyak. Alam mo naman, ganyan talaga pag ikay nanay. So, ayan. Dalawang ano siya, bumili ako ng wet tissue pero iniwan ko na sa kotse. Ayan, so may free tayong pa. Ang dami ko ng ganito, yung parang foot cover ba yan? Ayan, ang dami ko ng ganito, nakakaipon. Kasi parang pag naka 1,400 ka ata or 1,000, o oh, parang 1,400, makaka-receive ka ng gift. But anyways, so, nakamagkano ba ako sa Watson? Nabulat na ako. But anyway, sige, inform ko na lang. Sabihin ko na lang yung price kung magkano para at least updated kayo kung sakaling bibili kayo ng mga vitamins. So, unang-unang item, bumili muna ako ng aking, itatry ko tong Mina Airbrush Microfiber yan. First time kong itatry to. Yung Mina ko, yung usual lang na Mina Beauty Blender. But this one, ganitong airbrush sponge, since na naman pag nagpa-foundation or BB cream, hindi naman ako gumagamit ng ano, ng brush. Mas prefer ko talaga ang beauty blender or foam. Hindi ko mabuksan na mapuputol yung kuko ko eh. Pero ano siya,
Yan nga, ganito nga, microfiber. Maganda nga. We'll see. Tignan natin, i-review na lang natin yan. Then, bumili ako nung aking favorite na micellar water. Ito yung ginagamit ko pag nagtatanggal ako ng makeup. Before, ang ginagamit ko yung argan oil ng... yung tissue na argan oil under ng... Neutrogena na ba yun? But, parang mas prefer ko yung oil. Kasi mas... lalo na yung tinry ko tong Garnier. Talagang mas natatanggal kahit yung mga waterproof na mga mascara. Lalo na, diba, yung alam naman natin yung Maybelline na Total Temptation na waterproof. Talagang hindi pwedeng ordinary yung sabon lang ang gagamitin or cleanser. Kasi talagang alam mo yung kahit kinaumagahan, andun pa siya. Tapos halos nauubos na yung mga eyelashes mo. So, eto, maganda to. Binibili ko sana malaki pero wala pa. Ayun nga lang kasi, yung sa Watson na pinuntahan ko sa Vista Mall, hindi pa sila masyadong nakapag-refill kasi parang ngayon pa lang ata dinadala yung mga ibang stocks nila. So, yun. Pero try nyo to. Maganda talaga to. Yan. Ay, sabihin ko pala yung price. Magkano ba to? Let us see. So, yung may na microfiber, eto, 212. And then, etong Garnier is 149 pesos. Yan. And then, next na tayo sa vitamins. Ilan lang vitamins kasi meron pa ako ditong fish oil. So, hindi ko na kailangan bumili. Kasi, nakisuyo ako kay Rose, kay Cousin Rose, nung nagpunta siya sa SNR last week. So, kumuha ulit ako ng malaking bote. Parang, I think, is 400 caps ata yun. Nasa, nakalimutan ko, parang 900 pesos lang ata. Teka, kukuhanin ko para makita nyo. So, yan siya. Ayan. So, yung Kirkland fish oil ang iniinom ko. 1,000 milligram. Yan, 400 nga. 400 soft gels pala siya. Ayan. So, ano to? Less than 1,000 sa SNR. Yung nagpunta sila ni Jay, nung asawa niya. So, yun. Yan ang mga iniinom ko everyday. And then, yung Myra, hindi ako umiinom nung Myra 400. Before, umiinom ako nun. Pero, simula nung lumabas tong Ultimate, eto yung iniinom ko. 30 tabs yung isang ganitong kahon. Magkano ba to? Let me see. Oh, this one is 600 pesos. Yan. Lalo na sa mga panahon ngayon, kailangan talaga natin ng mga mag-boost na mga immune system. So ako, pagdating sa gamot, hindi talaga ako nagtitipid. Basta as long na para sa health natin, why not? And then, bumili ako ng supposed to be box to na potency na 1,000 milligram. Pero wala na, naubos na yung mga boxes. Pero ano to, 30 pieces. So magkano siya lahat? So this one, 30 pieces na potency 1,000 milligram. 12 pesos per tab. So, 30 is 360. Not bad, diba? So, 1 month na yan. And then, teka lang. Gucci, ano yun? Makulit ka, anak. Huwag ka makulit. Makulit, makulit. And then, itatry ko tong glutathione collagen. Gawa natin ng review. Yan. So, this one is 30 tabs, I think. So, first time ko lang itong itatry. First time ko lang uminom ng mga ganitong mga from Watson's. So, this one, magkano to? 1,850. Ito. Yan. 1,850. So, itry natin itong si 1,800. Medyo mahal siya, ha? So, itry natin for 1 month kung okay ba siya or what. So, mag-comment na lang kayo kung sa tingin nyo is nag-effect ba sa inyo. Well, we'll see. We'll see after 30 days kung anong effect niya para sa akin. But anyway, yun lang. So, usually talaga, ito lang yung iniinom ko every day. Vitamin E or Myra Ultimate. And then, ito, first time itatry. And then, potency na 1,000 milligram. And then, ito, fish oil. Yan. Supposed to be, may ascorbic acid pa sana ako. Yung B-complex. Kaya lang, naisip ko parang masyado na akong maraming iniinom na gamot. So, ito naman okay na ako eh. Kasi, nagpo-fruits, hindi naman ako nawawalan ng fruits everyday. Especially yung mga orange, yung mga ganyan. So, at least may natural pa rin akong vitamin C for everyday. So, yun lang for today. Maraming salamat. At medyo maikli lang to kasi yun lang yung naging araw ko. Puro ulan nga lang. And then, hindi ako masyadong makapag-vlog nung nandun ako sa Vista Mall kasi medyo mahiyain po kasi si Madam Aizia. Yeah, medyo mahiyain siya. Kaya,
ayun, kaya hindi na ako masyado nagbibid. Tsaka, parang ang tagal namin hindi nakita, ilang buwan kami bago kami magchikahan ulit, kaya medyo nasabik kami. So, yun lang. Puro mga kalokohan lang daman din yung mga pinag-usapan namin. But anyway, so yan nga, that's my day for today. Kaya salamat kasi kahit maulan, nakauwi pa rin ako ng okay, safe. Yun nga lang, sa ibang part, medyo baha. Pero buti na lang talaga, dun ako sa kabila dumaan. At medyo naging okay ako. Yun nga lang, medyo traffic. Pero okay lang. Importante, nakauwi ako ng safe. At unang at isa pa is nabilang ko sila Gucci ng treat. Andun yung treat, yung iba kinain na ni Rezo. Ito. Say bye-bye, Gucci. Hi! Say bye-bye, Pop. Bye-bye. Bye-bye. Ito po yung monster plant ko. Yan, monster plant. But anyway, I'm gonna end this vlog. So, maraming salamat po. And abangan nyo ang ating susunod na vlog. Hindi ko alam kung anong mangyayari na naman. Kung eye makeup tutorial na naman ba. But we'll see, we'll see. So, don't forget to like, share, and subscribe kung nag-enjoy kayo sa aking video today. And hit the notification bell para mas maging updated kayo sa aking new videos at nangyayari sa aking life. So, yun lang po. Thank you for sharing your time with me. Thank you sa lahat-lahat ng mga newly subscriber ko. Maraming salamat po. Anyway, always stay safe. Thank you and God bless you all. This has been Jelai signing off for today. Bye!